Hello guys! Welcome to my channel! Ngayong araw na ito ay gagawa ako ng mashi. Ang mashi ay isang pagkain ng Arabic food. Ito ay gawa sa mga gulay. Naghanda ako ng eggplant, zucchini, chili, and then bell pepper. Kailangan din natin ng potato. So nakalimutan kong ihanda ang potato. So magbababad ako ng bigas. Ito ay Egyptian rice ang gagamitin ko. Ibababad ko ng 25 to 30 minutes. Ilibit muna natin siya habang binababad natin ang bigas. I-prepare natin ang gulay kung paano natin gagawin na mashi. So, balatan natin ang mga gulay na dapat balatan. Unahin natin ang potato. Ang paggawa ng mashi ay kailangan butasan ang gitna. Bubutasan natin ito para paglagyan ng bigas. So, ikot-ikot lang natin ang pambutas ng gulay at linisin natin ang ating ginawang butas. Ito ay binubutasan para lagyan natin ng bigas sa loob na yung binabad nating Egyptian rice, yun ang ating ilalagay sa loob ng gulay. So, naghanda ako ng dalawang potato para sa ating mashi. Medyo may kahirapan ng paggawa ng butas dahil matigas ang potato. Sa pagginawa natin ng butas, sinisin natin, tanggalin natin ang mga himulmol para nang sa ganon ay malagyan lahat ng bigas. Hintayin lang natin mabutasan lahat hanggang dulo para malagyan natin ng palaman. Medyo laki-lakihan natin ang bigas para marami rin tayong mailagay na palaman. Iwasan po nating masira ang balat ng potato. Iwasan nating masira ang katawan nito para hindi maglabasan ng bigas. Ito ay masustansyang pagkain bukod sa gulay. Meron na rin kasama bigas sa loob. Medyo nabubutasan na natin. So, finish na ang ating isang potato. Linisin lang natin para paglagay natin ang kanin ay malagyan lahat ang loob ng potato. So, tingnan nyo maigi kung paano ko inumpisahan ang pagbutas nito. Sa mga baguhan dito sa Saudi, ito lang naman ang kanilang kinakain dito. Ito ay tawag ay mashi. Ayan. Dahan-dahan kong binubutasan ito at tinatanggal ang mga laman nito sa loob para pag nilagyan natin ng bigas ay mapuno ang loob ng potato.
Ituloy natin ang pagbutas hanggang dulo. Hugasan uli natin ito pagkatapos nating butasan para siguradong malinis ang ating mga gulay. Pag alam mong nabutasan mo na lahat hanggang dulo, pwede na nating lagyan niya ng bigas. So, napakadali lang pag ito ay itinuloy-tuloy natin ng pag-ikot. Napakadali lang magbutas ng gulay. Ayan, malinis na ang ating patatas. So, isunod natin ang bell pepper. Tanggalin lang natin ang mga buto. Ang itira lang natin ay ang kanyang katawan. Ayan, linisin muna natin. Pagkatapos nito, hugasan natin lahat ng mga gulay na ating binutasan. Tingnan lang po, lilinisin lang natin. Ayan o, malinis na ang ating bell pepper. Isunod natin ang zucchini. Ito ay malambot lamang, kaya ingat po sa na mabutas ang katawan ng zucchini. Madali lang magbutas dahil malambot ang zucchini. Ayan. Tuloy-tuloy po, lahat ng gulay na ininanda ko kailangan mabutasan sa loob para may paglagyan tayo ng bigas na ating binabad. So, pati eggplant, bubutasan din natin. Yan. Sunod natin ang eggplant. Lahat ng gulay na hinanda ko kailangan mabutasan. Pati yan sili, tanggalin ang mga buto-buto. Kailangan natin may maglagyan tayo ng bigas. Ayan. Halos lahat ng gulay ay nalagyan na natin ng butas. Ngayon ay handa na rin natin ang ating palaman sa ating mga gulay. Ayan yung ating binabad na bigas. Nilagyan ko ng black pepper. Nilagyan ko ng cumin. Asin. At naglagay ako ng pinaka-base ng potato sa ilalim ng ating mga gulay. Hindi ko ho na videohan kasi medyo nagmamadali ako. So, nilagay ko na yung bigas sa loob ng mga butas ng gulay. Tingnan nyo. At nagisa ako ng bawang, sibuyas, kamatis. At nilagyan ko ng timpla. Nilagyan ko ng black pepper, cumin, coriander. So, nilagyan ko rin siya ng tubig para dyan natin pakuluan ang ating mga gulay. Sa pagkatapos nito, kumulo ay isalin natin ang tubig sa gulay. Ayan, naisalin natin. Iwanan natin ng 1 hour. Mahinang-mahina ang apoy. Sabalikan natin after 1 hour kung ito ay luto na. After 1 hour, tingnan natin ito kung luto na. Ayan, it's almost done. Takpan natin after 10 minutes na lang kung ito ay luto na. Ay,
ay ito'y ready na. Ready na, tingnan natin ang lasa kung ito ay masarap, kung kulang sa asin. Lagyan natin ng asin. Damashi is ready. Thank you for watching!